una natin siyang nakilala bilang si Gogs ng 2018 teleserye Halik. Last year, ginampan na naman niyang much talk about BL series na Hello Stranger na naging movie pa. And of course, isa na rin siyang recording artist. Please welcome JC Alcantara! Hi! Di ba nagpapatigil ako ngayon? Hello everyone! Hello sa mga viewers ng Star Magic Field, sa mga fans ko na nagsusupport sa akin. Hello po! Yan! Ngunit kinakailangan, kaya itong tatana pili kong nilalabanan. Kaya baby please naman, sabayan niyo ako ah. Sama. Oh baby, miss na miss na miss, miss na miss kita. Ah, ah. Oh baby, please na please na please, huwag ka sanang mawala. Ayun! Diba? Congratulations sa'yo, JC. I'm so proud of you. Dahil ang layo-layo na lang narating ng iyong career. Saka ng recording artist ngayon. Kamusta naman yung feeling na ito na naman ang another achievement sa iyo bilang isang JC Alcantara, isang actor ngayon ay recording artist na. Ano masasabi mo dito? Actually po, hindi ko po talaga ina-expect na magiging singer talaga. Okay. Paano ang offer sa'yo to? I mean... Opo, talagang pinush talaga ako ng management ko, ng Rice Artist nila. Sir Miko, Miss JD, tapos ni Sir Rox. Sabi, kailangan mo kumanta para mapalawak natin yung career mo. Hindi lang sa pag-acting, sa kanta, pwede na ring dancer. Talk about your single. Ang title nito ay Please na Miss Kita. Miss Kita. Kwentuhan mo kami, ano ba tong kwento ng song na ito, sinong nag-compose, at kanino ito dinededicate kaya? Composed to ni Jem Makatuno, at story to siguro, hindi sure. parang ano to eh, sa second chance, na di ba, lalo na pag nagmahal ka, kailangan deserve nating ng second chance para mapakita natin na mahal natin yung mahal natin. Ayun. Dedicate ko to sa hulaan nyo kung kanino. Ay, hulaan nyo daw kung kanino yung dedicate si ito. Dami mo narating sa karera mo, even ngayon na pandemic, hindi ka nababakante. Anong feeling ni JC? Grateful ko po. Kasi parang wala na rin akong pahinga. Yung araw-araw may gagawin ka. Minsan, nakakapagod, pero yung pagod na yun nawawala dahil ang sarap paka-inspire ng tao sa mga fans ko na nakikita nila ako sa TV, sa Rice, sa may mga interview-interview. Kaya at least nakikita nila ako na nag-grow, nag-develop yung sarili ko na magbago yung personality ko. Kasi nakakatulong din to eh, yung mga host-hosting. Mm-hmm. Parang ginagawa mo po, Miss Tess, di ba? Host ka na. Host ako. Nag-uulat din, oo. Saan mo nakuha itong hilig ng pagkanta? Paano na-develop itong talent mo for singing? Alam mo, Miss Tess, nung first year high school ako, nanalo ako sa singing contest. Nag-title ako. Ang taas ng boses ko dati. Tapos ewan ko ngayon bakit naging ganito. Siguro, nagbinata. Talaga? So, kontesero ka pala noon? Tinry ko once. Okay. Hindi ko in-expect na mananalo ako. Have you ever thought na magkakaroon ka ng single? Kasama ba yun sa bucket list mo? Nung nagsa-start ka? O talagang dapat? Pangarap ko na. Pangarap ko na magka-single ako. Kasi gusto ko pasukin lahat. Singer, acting, dancing. Eh, hindi ko naman in-expect na kinabukasan meron na akong ire-record. Mm-hmm. Halaga po ba? Game po. Tapos yung binigay sa akin yung unang ano, yung unang kanta na ano, hindi ko pa kaya yung voice nung nag-record. Sabi ko masyado po hindi bagay sa tone ng voice ko. Tapos
binago nila, naging ganito yung tunog. So, ay, ang ganda po. Perfect. Sabi ko perfect, sabi kong ganun. Of course, isa rin sa rason kung bakit naging maganda rin ang iyong career, ay parte ka na rin ng Rise Artist Studio family. Kamusta yung feeling na lumalaki yung pamilya mo aside from, of course, Star Magic, you have your Rise family na? Sobrang saya kasi nasa bigatin at tamang management ako na talagang hindi ako pababayaan. Like Star Magic, even before, hindi nila ako pinabayaan. Ngayon, sa Rise Artist na talagang may pa-workshop, same din sa Star Magic, talagang ipupush nila ako na i-improve ko yung sarili ko sa mga hindi ko kaya. Kailangan baguhin ko to para someday magagamit ko to kung meron man akong projects at may meron akong mga interviews. Mm-hmm. Confident na ako. Ganun. And of course, naging part ka at maswerte kang naging kabilang sa latest event ng Star Magic, ang Star Magic Black Pen Day. You were emotional at the time when you talked and you had the speech. Na talagang sabi mo, ngayon ko lang naramdaman yung nag-contact signing. Ano yung feeling mo at that time na sinasabi mo yon on stage? Parang bumalik lahat nung dati, nung nag-umpisa ako sa pangarap ko. Na grabe pala yung experience na mag-contract signing ka. Tapos nasa likod mo yung mga boss. Nanonood. Tapos live sila na nasa likod ko na nagpapasalamat. Na grateful din sila naging nasa kanila ako. Grabe mixed emotion nung nandun ako sa stage. Gaya nung iba nag-uusap pa lang po tayo sa backstage. Sino ba yung mga naging kaibigan mo sa Rise? Para lang ma-share natin. Or kahit sa Magic family. Marami eh. Sa Rise, halos lahat po naging kaibigan ko. Sila Kauri, si Marcus. Pero yung mga deep talks, si Marcus talaga yung best friend ko. Si Jeremiah, kabatch ko. Jeremiah. Si Tami. Ayan. Yan talaga yung mga ka-vibes ko. Sila Bell. Sila Kauri, lalo na ngayon si Kauri naging close ko, as in sila Shania. Mm-hmm. Tapos sa Star Magic naman, sila of course si Jane De Leon, si Jane na naging ka-close ko na rin, si Adami, si Atria. Si Tony Labrusca. Close ko yan. Ang haba ng pinagsamahan niyo because of the project. Ano nang mga naging investment mo? Dahil 4 years ka na sa business, alam ko, maipon kang bata. Marami. Wow, I'm so proud of you, JC. Marami. Kotse, tapos, ano pa ba? Bahay. Pagmamahal. Wow, God. Kaya si JC ang kanyang pagmamahal. Gusto niyo ba mga viewers natin, sa mga fans ko. What made you stay sa ABS-CBN despite denial of franchise sa atin? Ang ABS-CBN po talaga nagbigay sa akin ng liwanag sa buhay ko. Mm-hmm. Na yung laki ng utang na loob ko sa ABS-CBN. Mm-hmm. Lahat ng pangarap ko, ABS-CBN yung nagbukas. Mm-hmm. Sila yung talagang pangalawang pamilya ko na to eh. Talagang mahal na mahal ko yung ABS-CBN. Hindi ko to iiwan, yung dating walang-wala na ako na tong pandemic. Hindi nila ako pinabayaan. Sila yung talagang binuhay ako kung yung mga gamit ko, yung mga na-invest ko sa kanila to eh. So, ang maibibigay ko na lang yung loyalty ko sa management ko. Mm-hmm. At pagmamahal, respeto. Babalik tayo. Mag-wait-wait lang tayo. Babalik tayo, guys. Of course, kung may business kang inaay, anong klaseng business to? Dahil nabanggit mo naman siya kanina. Siguro, restaurant or palaki namin yung bigasan namin. Inaplano. Wow! Bibigasan si JC, hindi ko alam. Ito naman ang theme song ng Hello Stranger, ang kahit na anong sabihin ng iba. Kahit na anong sabihin ng iba, pangakup ko sa'yo,
walang mag-iba. Wala, walang magtitikta sa natarama kahit na anong sabihin ng iba. Mahal kita. Yun!